Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back uli sa channel natin. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung parameter setup ng ating inverter na Zamdon na 1000 watts with a built-in solar charge controller na 40 amps. So first and foremost, ninarapat ko pong gawa na lang ng video on how to set up the parameters of this inverter para sa kaalaman ng lahat na nalilito pa din sa setup niya. So hindi po ako nag-i-endorse ng unit na to, ha. I am not related to any company sa Zamdon. Binili natin to in good faith and to make a just, fair and honest review. So para sa akin, we are after with the consumers na gustong mag-invest sa renewable energy, particularly dito sa ating inverter na to na with built-in SCC. So malinaw po tayo dyan, ha, after ako sa mga consumers na tulad natin. So hindi ako magpapaka super basic dahil meron na akong unang initial review nito, which I'm going to put the link at the end of this video para kung gusto nyong balikan at napanood, and para din dun sa mga hindi pa napapanood ay ilalagay ko po yung link sa hulihan ng ating video. So I urge you to watch the video po. So now we will go directly to the interface of this inverter, the functions and the setting description. Okay, so siguro medyo ilapit natin yung ano, zoom natin yung camera para mas makita nyo. Yan. Okay, dito sa ano natin, sa functions and description ng ating inverter na to, meron tayong interface. Sa first column, second column is the descriptions and yung remarks niya. So dito, meron tayong A0 to A9. Ito yung interface niya. So paano natin mapapasok yung parameters nito? So dito sa ating inverter ay ilolong press mo lang yung function. Okay, ilong press natin. Okay, magbi-beep siya and makikita natin yung A0 na nagbi-blink. So diyan, pwede na tayong mag-change. Pwede tayong umakyat dito sa up, yan, or down. Okay, balik siya sa A0. Now, kung i-change natin yung sa right side, yung D1, ipipress natin yung function ng isang beses lang. Okay, so lilipat siya doon. So, pag nagbi-blink na, that's the time na pwede na tayong mag-modify or mag-change ng ano gusto nating setup sa kanya. So, ano ba yung A0? Sa manual, ang A0 is the working mode. Ang description niya is settable ito from D1, which is the AC input priority, and the D3, solar battery priority. So, ibig sabihin, pag naka D1 tayo, ay AC input priority yan. At yung D3 naman ay priority yung ating battery. So, sa D1, halimbawa yan, pag meron na tayong input dito sa AC, ay mag-charge na yung battery natin sa designated voltage na gusto nating i-charge. So, pwede nating iset yon. Now, dito naman sa D3, sa battery priority, pag naka D3 tayo, long press natin to. Okay, change natin, lagay natin sa D3. Okay, D3, ibig sabihin ay battery priority siya. Wala tayong naka-anong ano sa kanya, AC. Okay, so kung pag D3, pag inabot niya yung voltage na sinet up natin doon sa unahan, makikita nyo later, ay magcha-charge yung battery natin. Yan yung D3 mode or battery priority. Okay, so lipat tayo sa A1. Yung A1, dito, AC charging current. At settable ito from C0 to C6. Ibig sabihin nito, ang maximum niya is C6. Ang C6 ay pinakita ko na to doon sa una kong video. Ito yung pinakamataas na charging ng inverter na to. So sa C6, pag nakaset yan, pag nag-charge tayo, ay mag-charge yung battery natin in the maximum amps, around 15 amps. Oh, as I can recall, nasa 15 point something amps yung charging niya. So dito, pwede tayong pumili. Meron dyan C0, yan na yung pinakamababang amps. Yung C1, C2, 3, 4, 5, and 6. So, karamihan ay naka C3 lang ang setup dito. Bakit? Kasi dito sa C3 ay parang ano lang siya, nasa somewhere around 8 amps lang ang charging ng C3. So, kung gusto nyo yung ano, makita, balikan nyo yung ano, yung video yung ginawa ko dito ay panoorin nyo para tinake up ko dito kung ilan ba yung consumption ng C3, C2, C6 at ilan ba yung wattage ng consumption niya. So dito, pwede kayong C3. Kung hindi kayo nagmamadali, pwede rin sa C2. Ako kasi, nilagay ko to sa C6. Dahil ang purpose ko nito, as much as possible, ay hindi ako nag-charge ng battery using the grid, ano,
yung ano natin, DIO. Kasi kaya nga tayo nag-solar para makatipid tayo. However, pag may mga kalamidad tayo, maulan or may mga bagyo, napipilitan tayong mag-charge para meron tayong power bank na in case na mag-blackout ay full charge yung battery natin. So isa yung plus points dito sa ating inverter na makakapag ano ka, modify ka kung anong gusto mong amps, i-charge ang ating battery. Okay? So dito naka-C6 lang ako kasi anytime na mag-charge ako, gusto ko mabilis yung pag-charge niya. Now let's go to A2. Ano naman yung A2? So A2 ay yung dito sa manual ay constant charge voltage. At according dito, suitable ito from 13 volts to 15 volts for 12 volts. So sa constant charge voltage, yang ay dito sa akin, dahil 12 volt system tayo, naka 14.4 lang tayo dyan. Kasi ayaw kong masyadong masagad yung ano natin, yung battery natin, na 14.6 dahil naka-lithium battery tayo. So tama na sa akin, para sa akin. Pero nasa sa inyo, pwede nyo yan i-change. Okay? So dito, balik natin. Yan, 14.4 yung 8 ko. So pwede nyo gayahin, pero pwede rin kayo mag-modify, mag-experiment kayo ano yung gusto nyong setup. Now let's go to A3. Yung A3 naman ay float charge voltage. So dito sa akin, nakalagay ako dyan sa 14.4 at pwede nyo rin itong iset from 13 volts to 15 volts para sa 12 volts. And sa 24 volts ay hanggang 30 volts and so on and so forth. So refer na lang kayo dyan sa ating manual. So dito nakalagay sa remarks niya, for lithium battery, suggest constant charge voltage be same to floating charge voltage. Okay. Okay, so parehas lang. So dyan naka 14.4 tayo. Now let's move, punta tayo sa A4. Dito sa A4, meron tayo ditong low voltage protection. Ito yung section na maraming pinagdidiskusyonan dito. Maraming nag-aaway-aaway dito sa A4. Dahil nga, dito sa manual, kung makikita natin, A4, ang nakalagay dyan is settable from 8 volts to 13 volts para sa mga 12 volt system. So dito kasi, ang ginamit na word ng manual ay settable. So ibig sabihin yan, pag sinabi mong settable, you can select from 8 volts to 13 volts. So ibig sabihin, pwedeng mangyari yon at pwede nating iset. However, ang problema dito kasi ay pag sinet mo yung A4 mo, balik natin. Yung A4 mo, pag sinet mo yan sa more than 11.5 volts, ay mag-i-error yung ating inverter. So, dyan tayo nagkakaroon ng misconception and pagkakaiba. Kasi, halimbawa ako, meron akong lithium battery. Gusto ko siyang mag-detach na siya sa 12.7. Halimbawa, ganyan. Kasi, sa lithium battery, ang 20% na discharging, dapat meron kang tirang 20%. So, ang 20% niyan is around 12.8 volts. So, healthy pagdi-disconnect sa ating battery. Ngunit, ang disadvantage doon ay hindi natin nagagamit yung full capacity ng mga batteries natin. But the brighter side ay hindi rin natin nagagamit yung life cycle niya. So, mas okay din yun. So, I will leave that up to you kung ano yung decision nyo, kung saan nyo prefer na settings ng low voltage disconnect nyo. So, halimbawa, iset ko yan sa 12.7 para pag umabot siya sa voltage na 12.7, tingnan nyo dito . Hindi ko pa nga siniset pero nag-error na siya. So, error 19 na yan. Ano ba yung error 19? Dito sa manual, ang error 19 ay nakalagay dyan ay voltage setting parameters are abnormal. Please check whether the setting parameters meet the setting requirements or not. Rebooting the machine can restore the last saved parameters. So, dito tayo nagkakaroon ng conflict. So, ganun. Kaya, ang ano mo dito, ang frame mo lang talaga is 11.5. Sa 11.5 below, doon ka lang pwedeng mag-set. Kasi hindi mo magagamit ang inverter kapag tinaasan mo yung kanyang A4. Nilagay natin sa 12.7. Pero sa manual, settable. Settable from 8 volts to 13 volts. Yan ang nakalagay. A4 low voltage protection settable from 8 volts to 13 volts. Kaya nasabi ko dun sa unang video ko na pwede kang pumili pero hindi pwedeng gumana. 12.7 pa lang ay hindi na niya tinanggap. So balik tayo dun. Yan. Ibabalik natin to dito sa 11.5 or 10.5 para gumana yung inverter. So sa akin, ibabalik ko na lang siya sa 10.5.
Dahil dito kasi sa setup ko, hindi naman ako aabot dyan dahil meron tayong mga LB din ginagamit. So ginagawa natin tong video na to for the sake dun sa ibang consumer na walang ibang paraan para mag-detach or mag-gumawa ng LBD low voltage disconnect nila. Sinakalagay dun setable from 8 volts to 13 volts. Pero pag lumampas ka ng 11.5 ay hindi na siya tatanggapin ng inverter. So, conflict siya. Sa akin naman ay naiintindihan ko ang ibig sabihin na manufacturer na ano nito, ng Zamdon natin. Kasi pag sinet mo yan sa napakataas na likes yung 12.7, pag humugot kasi siya ng power sa battery natin, ay kumukuha siya, bumababa yung voltage niya. Kaya sa 12.7 ay magka-cut off yan. Kaya dapat talaga ay nasa ano ka lang, nasa somewhere around 11.5 or 10.5 volts. Ang problema lang kasi, sa manual natin ay nilagay nila ay setable from 8 to 13 volts. So malinaw yan, pwede kang pumili dyan between 8 volts to 13 volts. Pero hindi na siya gagana. So anyway, hayaan na natin yan dahil nandyan na yan. Ang isa lang kasing concern dyan ay along the way, mawo-worn out yung life cycle ng mga batteries natin. Kaya dito sa setup ko, may mga ginagamit akong LBD na module para maproteksyonan ko yung mga batteries natin na hindi siya masagad sa less than 20%. Okay, let's continue. Doon na tayo sa A5. Okay, so dyan 10.5 lang yan, okay lang yan, hindi naman tayo apektado nyan. So yung A5 is yung auto start output or recover voltage. So dito naman nakalagay na setable ito from 9 volts to 15 volts sa 12 volt system and 18 to 30 sa 24 volt system and yan, so on and so forth. So dyan sa remarks nakalagay, inverter turn off output when battery low voltage. So dito sa A5, pag inabot nyo yung 13.2, yan, from low bat, na low bat yung battery natin, nag-charge siya, and then pag na-reach na yung 13.2, ay magre-reconnect uli yung battery natin. So dito, ay pwede nyong i-modify kung anong gusto nyong voltage na magre-reconnect na siya. So yan. So going up tayo, A6. Sa A6 ay yung main supply to inverter supply voltage. Main supply to inverter supply voltage. Setable naman ito sa 9 to 15 volts para sa 12 volts. So, sa remarks niya, A6 is voltage point for inverter switch from utility supply to battery supply. Okay, kung naka-D3 tayo. So, ang A6 para sa akin is ito yung high voltage reconnect niya. May similarity ito sa A5. Halimbawa, nagcha-charge yung battery natin. Then, pag inabot niya yung 13.2 volts, titigil yung charging ng inverter natin and seamlessly, lilipat siya sa battery priority. Utility supply to battery supply under D3 working mode kapag naka D3. When battery low voltage, inverter will automatically switch to use utility supply as well as charge the battery. Once battery voltage reaches A6 voltage, inverter will automatically switch to battery supply. Ayan, nawala. Okay, so pag nag-charge tayo, siyempre nalubat yung battery natin, nag-charge tayo. Pag inabot nyo na yung 13.2, yan, mag-i-stop na yung mag-charge. And seamlessly, lilipat na yan sa battery natin. Okay, so much for A6. Let's go to A7. So dito sa A7, inverter supply to main supply voltage. Available din in D3 mode. Setable din ito from 8 volts to 14 volts. Para sa mga 12 volt system, A7 is voltage point for inverter switch from battery supply to utility supply under D3 working mode. Once battery voltage reaches A7 voltage, inverter will automatically switch from battery supply to utility supply. So kung naka D3 mode tayo, ang interpretation ko nito ay ito yung low voltage recharge, wherein pag inabot yung 12.6 volts ng battery natin ay automatically seamless lilipat yung battery priority at lilipat siya sa utility. So i-recharge na yung battery natin while at the same time ay giving power supply sa mga load natin. So dyan, naka 12.6 ako dahil pag inabot niya na yung 12.6 niya, pag naka D3 tayo, pag inabot niya yung 12.6 volts ng battery natin, automatic po mag-charge yung battery natin dito sa A7. Nag-base na lang ako sa experience ko dito. Yung 12.6, pag inabot yan sa A7, pag inabot niya yung 12.6 volts, mag-charge po automatically yung battery natin at kukuha yan sa DU natin para i-charge yung battery. So pag inabot naman yung A6 natin, pag inabot niya yung 13.2,
ay magdi-detach na siya sa pag-charge. So yan po yung parameters niya. Dito sa A8, ang nakalagay dito is yung frequency natin, 50 to 60 Hz pwede tayong pumili dyan. Yan, pag chinese mo yan, pili ka sa 50 at 60. So wala tayong problema dyan, 60 Hz tayo. Okay, pag gusto mo i-activate, long press mo lang. Then balik tayo para sa A9. Yung A9, last is the output voltage. So makakapili tayo from 220 volts, 230 volts to 240 volts. So yan po yung A9. Okay, so yun lang po ang parameter setup natin dito. And meron din tayong sa manual niya. Meron din tayo diyan na yung mga code for alarm niya. Ayan, yung mga reasons at anong dapat na solution na gawin natin. So, yan lang po ang pinaka-importante sa parameters niya. At also, you may want to consider based on my experience dito. Kung gagamit po kayo dito ng BMS, ito, yan, na 100 amps na BMS, I suggest ay taasan nyo yung yung amps niya. Dahil minsan po, hindi kinakaya ng BMS. Itong BMS natin is 100 amps ito. At doon nga, meron din tayo doon sa dulo. Meron tayong 300 amps doon. So dito, may mga moment na nagka-cut off siya. Yung inverter natin ay nadi-detach siya sa connection sa battery by using the 100 amps. So under observation ko pa ito ngayon. Ino-observe ko pa kung bakit siya nagdi-detach. So siguro kung maglalagay kayo ng BMS ay taasan nyo yung amps niya. I suggest siguro 300 amps ang gamitin nyo. Now kung wala naman kayong BMS, idirektan nyo na lang po yung tulad nitong ginawa ko dito. Nirekta ko na yung yung negative ng natin, inverter, ay nirekta ko na sa battery. So dito, ang nakalagay dito sa aking BMS ay yung na lang niya. Actually, wala na yung connection dahil dati kasi gumagamit ako ng separate na solar charge controller, yung SRNA. So wala na yan dahil ginamit ko na yung solar charge controller ng ating Zamdon. Kasi sayang kung hindi natin siya gagamitin, kaya meron na ako ditong supply solar charge natin sa panel. So yung niya, yung solar charge controller niya ay ginagamit na natin at nakaparallel lang yan dito. Yung connection niyan sa loob, yung pinakita ko dun sa unang video ko, nakaparallel lang yan dito sa output ng battery terminal niya dito. At meron tayong sa baba, breaker. So yan, dinirekta ko na. Kaya nang dinirekta ko siya, hindi na siya nagka-cut off. So yun po yun. So mas maigi sana, sabi ko dun sa unang video ko, kung yung manufacturer nito ay dapat sana ay binigay na lahat ng decision sa consumer na tayo na yung masusunod, dahil tayo naman ay binili naman natin siya, binayaran natin siya. So sana binigay na nila lahat yung settings para tayo na yung masusunod kung anong gusto nating setup sa kanya. So sa mga kaibigan natin dyan, ang mga nag-i-endorse nitong ating inverter, ay wala naman pong problema. Huwag kayong magagalit sa akin kung tinitake up ko yung mga disadvantages ng inverter na to, dahil tinitake up ko rin yung mga advantages niya. So fair lang po tayo. So yan, kaya para sa natin, ginagawa lang natin ng fair and honest review para naman dun sa ibang consumer na nagpaplanong bumili ay makapag-decide sila sa mga bibilhin nila. At least natulungan natin sila. So yun lang po, hanggang dito na lang po ang video natin. At kung may katanungan po kayo, ay iwan lang kayo dyan sa comment section. And subscribe lang po kayo sa channel natin para sa mga future videos natin na darating regarding sa mga inverters and other solar setup dito sa ating tool shed. So yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. And keep safe always. God bless. Bye.